At dahil nga sobrang init ang panahon, napakasarap talagang kumain ng mga malalamig na pagkain. Gaya nito, akalain mo bang pwede palang gawing ice cream ang ating halo-halo? Marami kasing natirang sahog ng halo-halo, kaya naman naisipan ko gumawa ng ice cream. At syempre kinakailangan natin ng 1 can of cream densada na nilagay ko sa fridge for about 3 to 4 hours. Maganda kasing ilagay sa fridge para mas maganda rin ang kalalabasang texture ng ating magagawang ice cream. Napaka-perfect timing nga ng gagawin nating ice cream today. Kasi naman sobrang init talaga ng panahon. So yan, nilagay ko na nga yung cream densada sa isang bowl at gumamit ako ng electric mixer. Ibibit natin to hanggang sa ma-achieve natin yung stiff peak or magdoble yung volume ng ating cream densada. Actually, mabilis lang naman tong madodoble. Mga 3 to 4 minutes ay okay na to. Hindi na ako naglagay ng condensed milk. Piling ko kasi sobrang tamis na magagawa nating halo-halo ice cream. Pero kung gusto niyo naman magdagdag ng condensed milk ay okay lang. At this point nga ay achieve na natin at nadoble na natin yung ating cream densada mixture. Sa mga nagtatanong kung saan ko nabili yung aking electric mixer, ilalagay ko sa comment section yung link. At ito na nga, sisimulan na natin ilagay yung ating halo-halo ingredients. 1/3 cup of banana, 1/3 cup of sago, 1/3 cup of cube jelly, 1/3 cup of sweetened beans, at syempre hindi mawawala ang masarap na ube. So once na ilagay na nga lahat ng available na ingredients para sa inyong halo-halo ice cream, ay pwede na natin itong haluin para mag-combine ang lahat ng ingredients. Gumamit lang ako ng spatula para ma-mix ang lahat ng ating ingredients, and then gagamit ako ng maliit na ice cream cups at doon ko ilalagay yung ating ginawang mixture. So ang size ng ating ice cream cup ay 2.5 ounces at ilalagay ko sa comment section ang link kung saan pwedeng mabili. I-transfer sa ating mga ice cream cups or kung meron kayong available na mga container ay doon natin ilalagay. Once na okay na lahat at na-transfer na lahat ng ating ginawa, pwede na natin itong ilagay sa freezer for about 8 hours or overnight. Since ang lahat ng halo-halo ingredients na nilagay natin ay leftover, so naglagay lang ako sa dulo ng video ito ng estimated cost kung magkano ang lahat ng ating nagastos. Since ang ginawa natin ngayon ay for business idea, kaya naman nasa dulo ng video ito kung magkano ang puhunan, ang bentahan, ang tinubo, at kung magkano yung kitaan para sa 1 nating halo-halo ice cream. After 8 hours nga ay pwedeng-pwede na natin itong tikman at husgahan. O diba, napaka-smooth and creamy naman talaga ng nagawa natin. Another flavor ng ating ice cream. Bukod sa madaling gawin ay napakamura lang ng ating nagastos. Sadya namang napaka-init ng panahon. Uy, gagawa na yan. Yun lamang guys, maraming salamat sa panonood. Tapos na, bye-bye! Remember, nasa dulo ng video ito ang lahat ng nagastos.